paglilayan po natin yung unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto, chapter 1 verse 4. Ito'y para sa linggo, sa 18th linggo matapos ang Pentecostes. Sabi doon ni San Pablo, "You are rich in all things." Rich in all things. Kalimitan, kapag sinabi natin siya'y lingkod ng Panginoon, akala natin na siya'y dapat ay materially poor. Dapat siya ay punit-punit ang gandamit. Dapat siya'y natutulog doon sa lapag. Pero dapat nating maunawaan na ang poverty ay hindi lamang basta material poverty. Ang poverty ay attitude. Ito yung ating dependency with the Lord na ang pinanghahawakan natin ng Panginoon Diyos bilang pinakikibig natin sa lahat ng bagay, ng buong puso at buong kaluluwa, ay siya ang pinag-aalayan natin ng ating buhay at sa Kanya natin isinusuko yung ating plan. Kaya bilang mga anak ng ating Amang nasa langit, sabi sa Mateo 5, ay magliwanag ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao at makita ng mga tao ang kanilang mabuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Ibig sabihin, dapat ang Kristiyano ay nagpapakita ng excellence, ang Kristiyano ay nagpapakita ng integrity, ang Kristiyano ay nagpapakita ng modesty, ang Kristiyano ay nagpapakita ng decency. Iyong poverty, hindi ibig sabihin ikaw ay miserable. Kaya kapag sinabi nating rich in all things, I'm referring here to a total balance with your physical life, with your educational life, with your social life, and much more with your spiritual life. Let's start with the physical life. Kapag ngayon ikaw ay malusog, then you are a millionaire. Kapag ikaw ay malusog, then you are healthy. And number two, no, you must not only be rich physically, no, you must not only be strong physically, free from any sickness and disease, but much more, you must be intellectually fit. Kayo po ba ay nagbabasa pa? Kayo po ba ay nag-aaral pa? Ang akala ng iba, kapag ka ikaw ay tapos nang mag-aral, sarado na din dapat ang aklat. Hindi na ako nagbabasa, hindi na ako nagsusuri. No, ay alalahan ninyo, pwede rin kayo magkaroon ng Alzheimer. At yun ang mahirap sa lahat, no? Yung makalimutan mo na, no? Kung sino ka at nasaan ka at sino mga kasama mo. O pwede ikaw ay milyonaryo pero hindi mo na alam na ikaw pala may ari ng mga bagay na yun dahil nawalan ka na ng uliran, ng memorya. Kaya pangatlo, bukod doon sa physical life na tinutukoy ko, pangalawa ay yung educational life, yung social life, yung ating affective level. Kumusta yung ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapanalig. Dapat inaalagaan din natin yung relasyon sa kanila. Hindi sapat na ikaw ay marunong, hindi sapat na ikaw ay malusog, kinakailangan din ay mayroon kang mga kaibigan. At pang-apat, huwag nating kalimutan higit sa lahat yung ating spirituality. Kung pinayayaman natin yung relasyon sa ating sarili, sa ating kapwa-tao, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, sa mga tao na kapalibot sa atin, huwag nating kalimutan yung relasyon natin sa Diyos na pinag-ipunan natin. Anong sabi ng banal na kasulatan? Makakamtan man ng tao ang lahat sa kanyang buhay, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kaya huwag niya rin kalilimutan na mag-ipon doon. Ikaw ba ay nagdarasal? Ikaw ba ay nagninilay? Ikaw ba ay humihinto? O ikaw ay puro abalang-abala na lang sa hanap buhay? Hindi masamang maghanap buhay. Hindi masamang ikaw ay umunlad. Pero baka naman sa kakahanap buhay, may makalimutan mo ang buhay na walang hanggan. Ayun.
Baka makalimutan mo yung buhay na walang hanggan. Baka makalimutan mo na kaya ka mayroong hanap buhay sapagkat siya nagbigay noon. Na kaya ka masagana ngayon ay sapagkat ang Diyos ay nagpala sa iyo. Kaya nangyayari, binigyan ka na ng Diyos ng kabuhayan eh, kinalimutan mo naman siya. Binigyan ka ng Diyos ng kabuhayan, pinabayaan mo naman siya. Binigyan ka ng Diyos ng lahat, pinabayaan mo rin naman, nagampanan. Iyong dahilan kung bakit ka pinagpala, ito upang maging pagpapalat biyaya ka rin sa iba. Kaya sana mga ginigilong kapatid, iyong pagyaman ay huwag mga hulugan lamang na ikaw ay materially wealthy, rich, but you are poor spirituality. Mataba ka nga, pero yung kaluluwa mo ay payatot naman sapagkat kulang ka ng pakipagrelasyon at pag-iipon ng yaman makalangit. Amen.